All right, we are now live. I hope naririnig niyo ako ng maayos. Okay. Klaro naman ba yung aking magandang boses? Okay, naririnig niyo ba ako ng maayos? Comment muna kayo dyan kung naririnig niyo ako ng maayos bago tayo magsimula. Para masaya. Okay. Kasi sa akin okay naman yung audio ko. Hindi ko alam pagdating sa inyo. All right, so yan, rinig. By the way, share nyo na to. I-mention nyo na yung inyong mga friends na network marketers na alam nyo na matutulungan itong ating training for tonight. No? Kasi limited time lang yung meron tayo. Share nyo na sa kanila. Kung nandito sila sa group na ito, mention nyo na sila. Kung wala pa, i-add nyo muna sila kasi hindi nila ito makikita kung, ano, kung hindi naman sila part nitong ating community. So, i-add nyo na muna sila. Then, tsaka nyo sila i-mention. Okay? I-mention nyo na, share nyo na sa kanila. Make sure, network marketers lang. Kasi, network marketer itong community natin. Ha? Yung mga hindi naman network marketer, hindi nila maiintindihan kung ano yung mga pinag-uusapan natin dito. ang dami natin mga binabanggit dito ng mga terminology, mga slangs na hindi naman nila naiintindihan. Maiinis lang sila sa inyo kapag ka-inad nyo sila dito, hindi naman sila network marketer. So, huwag nyong gagawin yon. Kasi magiging spammer kayo. Yun yung magiging spam. Kasi hindi naman nila gusto to eh. Hindi naman sila, wala naman maitutulong sa kanila. Kasi hindi nila maiintindihan. Kaya huwag nyong i-share to sa hindi naman network marketer. Okay, sa mga hindi natin, ano, kadugo. Kumbaga, hindi pumapower-power tulad natin. Alright. So, shout out na since naririnig niyo naman ako na maayos. Shout out sa mga nandito na. Okay, pinakauna nag-comment si Marites. Ayan, ito isa to sa mga pinakamasipag ko pala na ano, na member. Ayan, si Mylen, always present si Mylen, kay Ferdinand, Dairine, Felipe, Melody, Aaron, Mary, Vivian, Ronnie, Jen, Riza, ayan, si Lawrence, sino ba? Sarah, Roin, si Queen, sino pang hindi ko na, si Michael, and si Coach Junjun nandito rin. Alright, so I hope na nag-dinner na kayo. By the way, pwede naman kayo mag-dinner habang, ano, habang, tawag dito, nakikinig nitong ating training for tonight. So, questions. Okay, so question. Katulad nung nabanggit ko last time, mas prefer ko na mag-focus tayo sa ano, more on personality development na training. Kasi mga technical na training, napansin ko kasi sa mga previous live ko, especially nung nagla-live pa ako dun sa ano, dun sa public, sa page, di ba? Page, usually, yung mga tanong sa akin ay ganun, technical, di ba? Mag-invite, yun ang pinakang common sa lahat, paano mag-invite, no? Tapos, puro mga technical. Tapos napansin ko, dati kasi naalala ko nung nagsisimula pa lang itong Ethical Nation way back 2016. Yun talaga, dun talaga ako na isa, yun yung unang mga ginagawa ko, dun ako nakilala, no? Especially kung meron man sa inyo kung sakali na years na kayo na ano, years na kayo na sumusubaybay sa akin, na dun ako nakilala na puro technical talaga yung mga tinuturo ko kasi napansin ko nga sobrang dami ng ano eh. Sobrang daming, hindi naman sobrang dami siguro. Maraming nagtuturo more on motivation, hype, di ba? Tuturo ba yung hype? Hindi naman lesson yun eh. Di ba? Motivation, which is good, no? Maganda yon, maganda yung nahahype, maganda yung, bilang member ha, member. Sa prospect, hindi ko nire-recommend. Pero bilang member, ikaw bilang isang network marketer, isang negosyante, no? Isang entrepreneur. Maganda yon na namomotivate ka every single day, nakahype ka every single day. Pero, ang naging problem kasi ay puro ganun na lang. Tapos, after mong mabaliw, after mong mamotivate, okay, ready ka na, hataw ka na. Tapos bigla kang mapapaisip, teka, paano bang gagawin ko? Comment kayo dyan, no, kung nakaka-relate ka, kung na-experience mo rin yung ganun. No, comment ka dyan, yung na-experience mo yung ganun. Baliw na baliw ka, grabe, yaman talaga ako, aasenso ako, ma-achieve ko yung mga pangarap ko, makakabili ako sa sakyan, sports car, bahay,
No? Tapos nung ready ka na game, hataw na tayo. Anong habang gagawin? Paano ba? Ano? Saan ba ako magsisimula? Yeah? Na-experience yun ba yung ganun? So, yun yung ano, yun yung naging reason, isa sa reason kung bakit nag-focus ako more on technical. Okay, more on technical ng mga training, di ba? Mga step by step. Doon nga nabuo yung CSS, di ba? Sino sa inyo nakakaalam ng CSS? Ay, yung iba ko ditong leaders, so kilala, alam na nila yan. Yung CSS, specific, effective, step-by-step, ethical strategies. No? Di ba? Doon nabuo yun, yung CSS na yun. Naaalala ko lang kasi that was, na-realize ko lang rin later on na itong ethical nation pala na to, 5 years na. No, magpa 5 years na this coming August 2. No? August 2. Yun yung anniversary ng ethical nation. So, wala pa naman akong plano kung anong gagawin sa anniversary ng ethical nation. Ano sa tingin nyo? Lumigay tayo ng mga gantong t-shirt. No? Gusto nyo ba ng ganun? Para may bandera ka ng ethical nation. Tapos, mabigay tayo ng cash prize, mga ganyan. Siguro, hindi ko pa sure. Depende rin kasi sa ano ko, sa schedule ko. Hindi ko pa alam. Madami pang project na kailangan tapusin. So, naalala ko lang yan, yung mga days na yan. Kaya more on talagang puro ano, technical yung tinuturo ko. And then later on, na-realize ko din na may point rin talaga na ano, kaya importante nga yun na meron kang motivation, meron kang hype sa sarili mo. And at the same time, alam mo kung paano. Kaya kailangan kumpleto talaga. Hindi puro ano lang motivation, hindi puro hype lang. Kasi ganun nga yung mangyayari. Baliw na baliw ka, ready ka na, tapos hindi mo alam gagawin. Pag vice versa naman, pag ni-reverse mo naman yan, wala kang motivation, wala kang hype. It's puro technical lang alam mo, hindi mo naintindihan kung bakit mo ginagawa. Hindi rin hindi ka rin magtatagal doon sa ginagawa mo. Okay, hindi mo rin itutuloy yung ginagawa mo kasi wala ka namang motivation eh. Wala kang reason kung bakit mo siya ginagawa. Kahit na yung mga tinuturo sa'yo effective, tapos hindi mo naiintindihan kung bakit mo siya ginagawa. Yun yung pinag-usapan natin last week, di ba? Last Friday. Hindi mo naiintindihan kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. So, anong nangyayari? Pag hindi agad nag-work sa'yo, pag hindi agad gumana, hindi mo kagad nakuha yung result na gusto mo, tinitigil mo na, tapos sasabihin mo hindi effective. Tapos ang mangyayari, hahanap ka na naman ng hahanap ng iba, puro skills, puro strategy, hahanap ka na ng hahanap. Kasi ang dami mo nang alam, wala ka pa rin nagiging resulta. Sino sa inyo naka-experience ng ganun? No? Umamin ka man o hindi, alam mo naman yan sa sarili mo. Kasi na-experience ko din yan. Katulad nga nung sinasabi ko sa inyo, karamihan sa inyo dito, hindi ko alam kung meron na sa inyo kasi tagal ko sa industriya na to, 7 years. No, actually mag-ano pa lang naman ako eh, tawag dito. Mag 8 years na ba ako? Oo yata. Tama ba? 2021 na ngayon, 'di ba? Oo, mag 8 years na pala this coming November. No, mag 8 years na rin ako sa industriya na 'to. No, ang dami ko na rin na experience. Sinasabi ko kaya sinasabi sa inyo na tawag dito. Papunta ka pa lang. Pabalik-balik na ako diyan. Nakaikot-ikot na ako diyan. Right. So, yun yung mangyayari kapag ka puro strategy lang, akala mo nasa strategy lang lahat. No, kasi yan din yung ano eh, yan yung another phase. Once na lumampas ka na dun sa phase na puro baliwan, lumampas ka na dun, tapos na-realize mo na hindi pala sapat yun. Ang nagiging problem naman ay puro ano naman, puro technical naman. Wala nang motivation, wala nang baliwan. At ulitin ko ha, yung baliwan is for member lang talaga. Para sa'yo lang yun. Hindi naman talaga para sa'yo, para sa mga members. Actually ako, hindi ako nang babaliw. Even mga members ko, di ko binabaliw. Ang binabaliw ko ay yung mga leaders. Binabaliw ko yung tamang tao. Kasi yung mga leaders na yan, ano na yan eh. Tawag dito, baliw na talaga yan. Gusto ko lang talagang palakasin pa yung apoy nila. Yun ang reason kung bakit. And even ako, binabaliw ko yung sarili ko. Pag binabaliw mo kasi ang member mo, no, pwedeng ma-motivate sila, ma-inspire sila, pero since nagsisimula pa lang yan, ang talagang mangyayari, ang talagang mararamdaman nila, ay mai-intimidate sila or mafu-frustrate sila, tas iisipin nila na parang hindi ko naman kaya yan, parang sila lang talaga yan. Ganun ang mangyayari pag binabaliw mo yung mga member.
So, kaya hindi ko binabaliw. Alam nila itong mga nandito. So, kaya andalang kong mag-post ng result. Andalang-dalang kong mag-post ng result. Kasi kung baliwan lang naman, marami akong pwedeng ipambaliw. So, kaya nga sinasabihan ako ng ibang mga unethical networker na wala daw akong resulta eh, kasi wala akong talagang pinapakita. Pag pumunta ka doon sa isang community namin, sa Team Genuine Community, eh, may makikita ka doon. No? May makikita ka doon. No? Minsan, nagpo-post ako doon. Kaya nila sinasabi na gano'n. Kasi hindi talaga ako mahilig mag-flex ng mga bagay-bagay. Kung ano ang mga pinagbibili ko, hindi ko naman fine-flex yan. Eh, hindi ako mahilig sa mga gano'n. Kasi nga, ayaw ko na tawag dito na makita ng mga tao lang yung ano, puro success. Kasi yun na nga yung isa sa mga nagiging problem eh. Hindi naman masama mag-share. No, hindi naman masama yung mga flex na yun kasi mayroon talagang mga tao mahilig mag-ganyan. Hindi naman masama yan. Ang nagiging problem lang ay kapag walang disclaimer, walang kwento kung paano na-achieve yan. Diba? Kasi ang iisipin ng mga tao parang ang dali lang, parang ang bilis. Nagkakaroon sila ng false expectation. So yun lang naman yung para sa akin. Pero wala naman problem sa kung gusto mo mag-share ng kung anong kinikita mo, nagiging result mo, okay lang. Hindi masama yun. Yun yung isa sa naging problem din eh, doon sa mga tinuturo ko before. Hindi ko nabanggit yun. Na akala nila basta mag-share ka ng resulta, unethical ka na. Hindi naman. No? Hindi naman ganun. Kasi ano yan, resulta, may karapatan ka na i-share mo yan. Lalo-lalo na kung alam mo yung pinagdaanan at pinaghirapan mo. Pero i-share mo siya not to brag, but to inspire talaga. Okay, so para ma-inspire mo sila, ikukwento mo ano yung pinagdaanan mo, yung drama ng buhay mo. Hindi ka nagdadrama, hindi ka naghihingi ng simpatsya ng tao. Binibigyan mo lang sila ng overview kung anong mga pinagdaanan mo bago mo nakuha kung ano yung nakuha mo. Para hindi sila magkaroon ng false expectation na isipin nila na parang magic, parang ang dali, hindi naman pala. So yun, pagdating sa mga ganong bagay. Okay? Kaya, palagi nyo na iisipin at nire-remind nyo sa sarili nyo na kailangan kumpleto ka. Yung motivation, yung pambabaliw sa sarili mo, at saka yung technical na part. Okay? In other words, parang ano rin, yung mindset at saka skills, yung pinag-usapan nga natin last time, kailangan parehas meron ka nun. 80-20 nga eh, di ba? 80% mindset and attitude, or personality development in short. 20% yung skills. Kasi pansinin mo, especially kasi dito sa social media, social media na lang sa panahon natin ngayon, hindi na talaga kulang yung information eh. Sabi nga hindi wala na daw tayo sa information age, lampas na daw tayo doon, no, sa information age na kung saan hindi mo na kailangan pumunta ng library at hindi mo na rin kailangan makagraduate or magkaroon ng mga certain degree. Well, may mga exceptions, no. Hindi mo na kailangan magkaroon ng kung ano-anong degree lang para matuto. No, may ibang exceptions syempre, like yung mga professional doctor, mga architect ganyan. Pero actually kaya mo siyang matutunan eh. Yung mga ganung bagay nasa internet na, nasa Google, nasa YouTube. Di ba? Madalas pa libre. Eh. Di ba? Libre mo silang matututunan. So hindi na talaga kulang yung information sa atin. No, pagdating diyan sa mga technical na bagay, sa mga skills na part, hindi na kulang yung information, pero bakit ganun pa rin ang tanong mo? Paano mag-recruit, paano mag-invite, paano mag-close, paano sumagot ng objection, paano magbenta, bakit ganun pa rin yung tanong mo? 'Di ba? So ibig sabihin, katulad nung nabanggit ko, hindi na kulang yung information. No, sapat na. Pero bakit ganun pa rin yung tanong mo? Kasi actually mag-search ka sa YouTube paano mag-invite, sa damukal na lalabas diyan na kung ano-anong mga training. Eh. Diba? Paano magbenta? Sa damukal lalabas dyan. Lalo na kung Englishin mo pa. How to sell. Ang daming lalabas dyan. No? Pero bakit ganun pa rin yung tanong mo? So, yung strategy ba talaga yung may problema? Okay, isipin mo nang mabuti ha. Yun ba talaga? Yung ginagawa mo ba talaga yung may problema? O ikaw? Diba? Ikaw, sagutin mo. Ikaw, sagutin mo. Huwag kayong magbase sa kung ano lang sinasabi ko. Ikaw, isipin mo na mabuti. Diba? Yung parang ba talaga yung problem? Yung ginagawa mo? Yung strategy mo ba talaga yung problem? Especially kung yung ginagawa mo ethical naman.
Kasi kung sa strategy, sa YouTube ko, napasandamukal ng mga strategy doon. Tapos every week pa ako naglalagay. Diba? Walang humpay yun. Ilang taon na, magdadalawang taon na yan, magtatatlong taon na, pangayata yata. 2018 yata ako nagsimulang mag-YouTube. Magtatatlong taon na. Walang humpay yung paglalagay ko doon. Every single week, meron. Diba? So, ngayon, kung nandun na yung mga strategy, ethical, ginagawa mo, pero bakit ganun? Bakit yun pa din ang tanong mo? Diba? So, yun yung ano, yan yung mga bagay na isipin mo na mabuti. Kasi, yung iba kasi, ang nagiging problem ng iba, yung iba nagmamagaling. Diba? Yung sinasabi nila na ano, na paulit-ulit yung tinuturo ni upline, ganito-ganyan. Tapos, nagiging acne na. To the point na nagiging acne na, pero walang nagiging resulta. Kaya paulit-ulit mo siyang naririnig. Diba? Kapag naiirita ka, yung mga ganitong klase ng training, paulit-ulit, ano ba yan? Yan na naman. Kapag naiirita ka, patunay lang yon na hindi mo naiintindihan. Patunay lang yon na hindi mo talaga naiintindihan. Kasi kung, ito ha, pwede kang mairita, pwede kang mainis na paulit-ulit ng ganyang klase ng training kung kumikita ka ng malaki. Kung successful ka na. No, at least nag-a-average ka, let's say, kahit 50 mil buwan-buwan. Buwan-buwan na yun, ha? Napakaliit nun. Nag-a-average ka ng ganun sa negosyo mo. Sabihin na natin lahat na yan, sa commission mo, pati sa benta ng produkto, nagsisinkwenta mil ka buwan-buwan, pwede ka na sigurong mainis at mairita kasi paulit-ulit na. Pero sa totoo lang, kung kumikita ka ng ganun kalaki, especially mas malalaki, hindi ka maiirita sa ganun training kasi ang iisipin mo sa mga ganitong klase ng training, reminder. Yun ang iisipin. Yun ang mga successful. Kaya mapapansin mo, no, kung sino pa yung mga successful, kung sino pa yung mga, tawag dito, yung mga kumikita ng malaki, may mga passive income, sila pa yung willing to learn, sila yung open-minded, yeah, hindi sila nagiging acne. Pansin mo. Tapos kung sino pa yung walang resulta, sila pa yung mga magagaling. Mga nagmamagaling. Kung sino pa yung walang resulta. Napunta rin ako, ganun din ako dati. Na-experience ko rin yung pagiging ganyan dati. Feeling ko ang tali-talino ko, feeling ko ang galing-galing ko. Pero hindi nagre-reflect sa result. Hindi nakikita sa result. So, nung naintindihan ko itong mga bagay na to, that's the time na nagkaroon ako ng result. Unti-unti. Hindi naman biglang boom, yaman na kagad. Hindi naman ganun. Unti-unti nagsimula kasi nagbago yung pananaw ko. Nagbago yung way of thinking ko. Nagbago yung mindset ko. Doon na nagsimula. Doon ko unti-unti naintindihan na kaya pala ganito yung ginagawa ko. Kaya pala ganito yung tinuturo nila. Kaya pala paulit-ulit. Kasi hindi ko naiintindihan. Kaya paulit-ulit. Parang sa school, di ba? Pag repeater ka, ibig sabihin hindi ka nakakapasa. Meron ba sa inyo naging repeater? No, ako munti ka na. Pero hindi natuloy, buti naman. No, pag paulit-ulit kang bumabagsak, yun, bumabagsak sa exam, tapos pinagtitake ka ulit, tapos hanggat hindi mo na ipapasa yun, ibig sabihin, hindi mo nalalaman, hindi mo naiintindihan yung lesson, at hindi mo nakikita yung mga pagkakamali mo. Di ba ganun? Kasi usually, pag test, tapos pinaulit sa'yo, yun din naman yung tanong. Di ba? Iniiba ba nila? Di ba usually, hindi naman? Siguro minsan, pero usually hindi naman. Yun pa din, kung ano yung itest mo, tapos nag-take ka nun, bumagsak ka, pinaulit ka nila, yun pa rin ulit, yun ulit, yung mga tanong. Same lang. Tapos pag paulit-ulit mo na hindi naiintindihan yun, it's either sabihin mo na pwede kang magreklamo, pwede kang magalit, na walang kwenta tong mga pinagagawa sa akin, tong exam na to, walang kwenta. No? Yun yung mga hindi umaasenso sa buhay, yung mga ganong klaseng pag-iisip. Na isisisi nila sa ano, isisisi nila sa ibang bagay maliban sa sarili nila. Or pwede mong isipin na ano kaya yung hindi ko naiintindihan dito. Hindi mo nare-recognize yung pagkakamali. Pero sa totoo lang, sa mga kilala ko, hindi ko naman kilala lahat, pero sa mga kilala ko na naka-experience ng ganun, na umulit, parang sa high school ko, alam ko umulit din naman ako eh. Pero nung second time namin, mas tumaas na yung test score namin, nakapasa na kami, usually sa second time, third time, nakakapasa na. Kasi paulit-ulit lang naman, naalala ko, mali ako dito. Kasi di ba pag high school, especially pag high school, pag college, pero high school, diba, minsan
ano, exchange paper. Kayo-kayo lang din naman magte-test, mag-check. Di ba? Tapos naaalala mo yung mga sagot mo, ah, shit, mali pala yun. Ah, di ba, sa kasunod mo, na-try, itatama mo na. So, ganun din sa buhay. Ganun din sa realidad. Hindi lang siya pagdating sa school. Ganun din sa realidad ng buhay. Pagka may paulit-ulit na problems and challenges na pinapakita sa'yo, paulit-ulit na mga lesson na naririnig mo, na naiirita ka na kasi paulit-ulit. Diba? Ibig sabihin, may hindi ka naiintindihan. May hindi ka naiintindihan. Kaya hindi ka pa rin nagkakaroon ng resulta. Or kaya maliit pa rin yung result na nakukuha mo. Diba? Marami ba natututunan so far?